Yan guys, so grabe. Patapos na yung sakura, yan, naglalagas na siya. Ganda oh, no? Naglalagas na. Yan guys, tapos na akong kumain. Tanghalian namin. May dessert tayo dito. Kasi may nag-resign na nagtatrabaho dito. Siya nga pala guys, ganito dito sa Japan. Pag matagal ka, pag magre-resign ka, halimbawa matagal ka na nagtatrabaho sa pabrika na to, magre-resign ka, yung parang ano lang, pakonsuelo, yung pasasalamat mo dahil nagtrabaho ka dito, mag-iiwan ka ng mga kahit konting pagkain, gano'n, papakain mo sa tao, tapos kukuha na lang sila. Gano'n dito guys sa Japan. Kimochi, hindi yan sa pilitan, yung parang kusang loob, yun, kusang loob, ganyan yung kaugalian nila dito. Tawid tayo guys. Tapos na naman ang isang araw. Sarap ng ihaw-ihaw. Pero umorder kasi ako ng chicken. Alamang inasal daw, sabi ng kaibigan ko. Kaya yun yung kakainin ko ngayong hapunan. Tama natin kung masarap. Hindi tayo nakaabot sa train. Ay! Tigil muna kami dito guys. Medyo nagka-problema traffic sa train. Ayan. Hindi pa umaandar. May ano rin kasi to eh. May stoplight din kasi yung train. Ayan, may na-announce yung driver. Hindi ko naman naiintindihan kung ano. Nakarating na din guys. Late yung train guys, hindi ko alam kung bakit ang ingay sa loob ng train. Hindi ko naintindihan yung sinabi ng driver. Nakita ko guys, oh, ang ganda. Ayan, hindi naman siya basa, gusto ko siyang pulutin. Pulutin natin. Sayang eh, hindi padala sa Pinas. Ito guys, tingnan niyo yung napulot natin. Ayan oh. Pagka ganito guys, at nasa basurahan, basura na yan. Ang ganda oh. Yung mga ganitong pinggan guys na ginagamit, alam ko sa isda. Yan, sa isda siya. Pag nag-ihaw sila ng isda, dito nila nilalagay. Halimbawa, tagi-isa kayo ng isda, kaya tagi-isa kayong ganito. Tapos andyan yung isda nilang inihaw. Tingnan natin kung may sira. Bakit tinapon? Dito na nga pala tayo sa bahay. Ayan o, bago pa siya. Ah, hindi pa to guys nagamit. Meron kasi yung ano doon, Lawson store. Minsan sa mga Lawson store guys, dami kong hugasan. Ano, may mga tinda silang ganito. Siguro hindi na benta. Kaya tinapon na lang. Ah, may basag. Ito, may konting, ano, parang sira lang. Pero, pwede pa itong pakinabahan. Ang ganda nga, yun, no? Yan. Yun, guys. Nakauwi na tayo ng bahay. At sakto naman, dumating na yung hinihintay natin. Ito yung hinihintay ko, guys. Eh. Nagahan ko talagang umuwi ngayon galing sa Kaisha kasi umorder ako dun sa kaibigan ko ng, ano, ng manok. Alamang inasal sa 2-3. Masarap daw to guys. May kasama siyang ano, yun o, oil. Balito yung ulamin ko mamaya. Hapunan. Sarap. Dito siya ginawa sa ano guys, sa Japan. Mamaya ito yung kakainin natin. Itin natin siya sa kawali na lang. Tikman natin kung masarap. Tapos ititira ko kay ano,
dun sa isa yung kanya. Parang mas gusto ko tong toasted. Dalawa yun sa akin. Siyempre, alam nyo na. Ito yun sa kanya, hindi toasted. Ayaw nun ng toasted, guys, ni hapon. Sarap, grabe, guys. Natikman ko yung konti. Kahit hindi pa mainit. Sarap to, may ano, sukang sausawan. Sarap. Nagawa ko ng suka. Ito na ang ating chicken, guys. Iniinit ko na siya. Ayan. Sa kawali lang. Takpan natin para mas mainit siya. Diba? Sakto lang yung takip. Mandok na rin ako ng kanin. Ayan. Ito yung kanin natin. Meron ulit tayong brown rice. Dahil ang taba-taba ko na. Ayan. Mainit na siya. Ininit ko muna siya sa toasters bago ko siya ininit dito sa kawali. Ayan, kain tayo, guys. Hindi ko na ipapakita yung pagkain ko. Kain tayo. Ay, tapos na tayong kumain, guys. Grabe, ang sarap. Sinausaw ko siya sa ano, magic sabor na may chili mansi. Masarap siya dun. Lasa nga siyang ano, inasal. Pero hindi ko na nilagay yung ano niya, yung oil. Tapos, pahinga lang akong konti. Magpapababa tayo ng kinain. Maliligo na ako. Nood muna tayo ng TV, guys. Paborito ko tong Bango Minatoy. Ano siya, guys, ha? Bali, dito sa mga Japan kasi, maraming mga nakatira na ano, na solo-solo lang sa mga pinaka ano, gitna ng bundok. Mga walang kapitbahay. Ngayon, pinupuntahan ng Bango, pinupuntahan ng mga ano na to, ng mga tao na to, tapos ini-interview nila. Ano to, guys, eh, reality show. Ayan, oh, pinapakita dyan kung saan nakatira yung pupuntahan nila na susunod na bahay. Minsan, guys, isang matandang babae lang nakatira. Wala siyang kapitbahay. Ang layo niya sa mga kabihasnan. Sarap panoorin ng ano na to, ng reality show na to, guys. Ayan na, guys, oh. Ayan yung lugar na pupuntahan nila. Tapos, yan yung nakatira. Ayan, oh, yung bahay. Nag-iisa lang doon. Walang kapitbahay. Magana na tayo, guys, blowers. Blower, blower. Siya nga pala, guys, dito sa Japan. Ewan ko kung nasabi ko na to sa dati kong vlog. Ang mga nakasanayan ng hapon dito, guys. At na-adapt na rin ng mga Pilipina na matatagal na nira dito sa Japan. Iyong maligo sa gabi. Pagkagaling sa trabaho, pag-uwi nila ng bahay, bago matulog to, guys. Bago matulog, maliligo sila sa gabi kahit yung mga bata. Tapos, kinabukasan pagkagising sa umaga, hindi na sila naliligo. Kaya halimbawa, huwag kayo magtataka. Masyal kayo dito na meron kayong mga kamag-anak na may asawang hapon. Bakit hindi naliligo sa umaga yung mga bata? Kasi sa gabi sila naliligo. Ang nakaugalian nila, bago matulog, bago humiga sa higaan, nakapaligo sila. Dahil ang katwiran nila, pagod sila sa buong maghapon na pagtatrabaho. Tapos, iba't ibang tao yung nakakasalamuha nila pagpauwi ng bahay. Kaya, bago sila matulog, sa gabi sila naliligo. At saka, maano, nakakapagparelax ng katawan. Lalo na yung, ano guys, yung sinasabi nilang ofuro, yung maglulubog ka sa hot bath. Magbababad ka doon ng mga kahit mga 20 minutes. Pag ahon mo, guys, grabe, ang sarap matulog. Kaya siguro isa na rin yung sa dahilan kung bakit yung mga katawan ng Hapon eh malalakas. Ano, hindi sila yung parang katulad natin Pilipina. Makukumpara mo, guys, sa lalo na doon sa pinagtatrabahuan ko. Ang mga katrabaho ko doon, ha, mga 60, 70, pero kung kumilos, ang lalakas pa nila. Siguro, bukod doon sa pagkain nila, dahil doon sa mga nakagawian nila or nakaugalian nila. Kasi naman, masarap naman talaga dito sa Japan, guys, maligo sa gabi dahil meron silang hot water. Sa Pilipinas kasi wala tayong hot water, talagang buhay na tubig, malamig. Kaya tayo naliligo sa ano, sa umaga. Tsaka mainit kasi sa umaga sa Pilipinas eh, no?
Pero kung talagang bago ka matulog at maliligo ka kahit hot, ano lang, yung half bath lang, yung kalahati lang ng katawan, yung paliguan mo. Ang sarap guys, marerelax, marerelax maigi yung katawan mo. Sarap din ang tulog mo. Yun lang, na-share ko lang naman. O, tuloy natin yung pagbo-blower. Yan, dahil sa masakit ang aking katawan guys, maglalagay tayo nito sa lompas. Magaan lang naman yung trabaho ko doon. Kaya lang, hindi maiwasan dahil sa sobrang tagal mo na rin. Hindi maiwasan yung manakit na yung mga katawan mo. Dahil guys, maghapon kami nakatayo. Tapos puro kamay-kamay. Tapos malamig pa yung hinahawakan ko lagi. Kaya, yung lamig umakit sa mga kamay mo. Yan, lagyan tayo ng salompas. Para ma-relax tayo habang natutulog. Malaking bagay to guys, yung salompas sa katawan. Kahit pa paano natatanggal yung pagod, yung pananakit ng balikat ko. Ayan. So nga pala guys, bago ko i-end tong ano natin, itong vlog, may nagpapa-shoutout sa atin si Manoy Pros Mix Channel. Yun yung pangalan ng YouTube channel niya. Shoutout sa'yo bro. Ayan. At dito ko na rin guys tatapusin tong vlog natin para sa araw na to. At sana nag-enjoy kayo. At sana huwag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe, buhay sa Japan Vlog. At paki-share na rin sa inyong mga kaibigan guys. Thank you for watching. Bye!